Welcome again, Marites! Ito na ulit tayo sa ating Marites University with two special guests again. From Be The Next, diba? Ng Itbulaga. Yes. Susunod na magbibida. Oh, oh. Although yung isa dito medyo bumibida na eh. Let's all welcome Kimpoy Feliciano! Kimpoy Feliciano, yay! Hello po! Thank you so much! Inciso! Yes! Inso po! Inso! Inso! Sorry po! Tao lang! The beautiful, di ba? Ang yes, ganda niya! Ganda niya. Okay. Beauty queen eh! Welcome sa Marites University! Thank you po! Thank you for having us! It's a pleasure to be enrolled here Oh, no, enrolled! Hello! We love it! Proud students! Thank you, Rod! Enrollees talagang hinahanap namin! Ayun, at marami salamat, Itbulaga. Yes, thank you. Nayagan tayo. Tayo lang yata ang unang nakakuha rito sa apat na to. Yes. Okay, shoot! Shoot! Okay. Okay. So, kumusta kayo? Dahil malapit na ang grand finals, ano ang nararamdaman yung dalawa? Kimpoy, pinag-usapan na po namin kanina. Ano po, dahil grand finals, siguro, ano ba? Sige, mauna ka na. Ah, sige, ako na una. Actually, kanina lang din po namin talaga na-confirm. Mm-mm. Kasi hindi pa siya totally, kumbaga, in-announce on TV. Parang walang formal announcement na, okay, it's gonna be the grand finals on February 4. Parang naririnig-rinig lang. Ah, and narinig namin sa studio kanina na, abangan nyo. Nako? Sa Feb 4 na ang ano. Pagdating na February 4, postponed uli. Nagkagulatan kami na parang, uy, ito na pala. So, anong feeling? Parang... May pressure? Excited ba? Or more on... Excited po, siyempre, in a way na we waited for this for so long. Yes. And at the same time, nakakagulat kasi for almost 3 months, di ba? Top 17 kami and then wala pang 1 month. Ito na. So parang yun yung nararamdaman ko. Very excited and nagulat. Tsaka ano din, kasi the past months were super eventful. So ngayon parang... Eventful. So parang ngayon, parang every once in a while, pag nabakante kami, parang nakaabang lang din kami sa schedule namin. Tapos parang ano siya, parang it's like a roller coaster ride talaga. Like ang dami din kasi naming pinagdaanan. So ngayon parang we're just wondering what happens next. So we're trying to make the most na lang din sa days na natitira before grand finals kasi we're not really exactly sure, you know, what's coming. Correct. So, Kimpoy. Kasi ano ka na eh. Kilala ka na sa star ano ka na eh. Kilala ka na sa vlogging community. Kumbaga. Bakit ka tumali dito sa Bida? I always get this question, lalo na sa mga ano din, mga viewers ko and even my followers talaga. Mm-hmm. Ba't sumali ka pa dyan? Ganun. And the only answer that I know to myself is parang I wanted something where I will see myself grow. Kasi nung naging part po kasi ako ng Itbulaga last year. Pinag-guest nila ako, guest da Barkads. Sa Be The First Cafe Barista. And dun ko naramdaman na parang, wow. Pwede pala ako dito. Meron pa palang, parang hindi ka lang vlogger, pwede pa pala, may ganun palang experience. Nagkaroon ako ng parang sense of growth na hindi natatapos yung pangarap mo kung nasan ka man ngayon. Parang you can continue dreaming and achieving greater things bigger than you. So, hindi yung naramdaman ko talaga. Noon mula naramdaman na gusto mo pala din pumasok ang showbiz, mag-artista? Yung na-try ko na pong teleserye before sa GMA. Ano ito? Sa Inday Will Always Love You. Oh. And then Todo One I Love, naging kapatid pa ako ni Ruru. Okay. Naging kapatid kami doon sa teleserye. Kimpoy. Parang kailangan makakalala. Ano ba? Parang serious eh. Ano totoo sa love life mo? Si Heaven Paralejo. Paralejo. Ano ba talaga siya? Sa buhay mo. Buhay mo, of course. Okay, single po ako, mga Dabarkads. Oh! Ayan, nice statement yan ha. Totoo yan ha. Single po ako. I'm not sure kung ready to mingle. Career muna. Wow! Pero ano yun po, single and kami po ni Heaven, we're very good friends. Very showbiz? Ano ba yan? We're very good friends po talaga. Friends lang talaga. Paano kayo naging friends? Una po, madalas kami nagkakasama sa mga events, sa trabaho. And then eventually, nagkaroon kami ng movie to get. Wow, may movie. Then nagkaroon po kami ng movie which is Happy Times. Kasama namin si Charlene San Pedro and si Richie Rivero. Oh, yeah. And then, yun po, naging ka-close ko talaga silang lahat.
sa set. Hindi, sa Heaven and lang ang pinapagdaman. And then, lang, kami ni Heaven, nagkaroon kami ng share goat trip. Ayun na nga. Oh, kayong dalawa nag-share kami, goat. Barkada niya and my barkada. Pero sila ang na-highlight doon. Pero kami yung na-highlight kasi yun, nakita ng mga pictures, lumabas kami. Pero type mo ba siya? She's very beautiful. Ang tanong kung type mo. Yes or no lang. Friends, friends. Tinanong ko din siya. Siya nung showbiz? Alam mo, hindi masagot yung tanong. We're friends, we're friends. Huwag niyo manibig lang yan. Hindi tayo salikat lalo yun. Hindi natin makaulit dyan. Sanayin na yan. Magalitan ako na itbulaga. Vlogger yan ano. Alam niya kung paano ano. Very good friends po. Actually, maka-interrupt na lang po ako. Kasi I asked the same question kay Kay. Sabihin ko, oh, kasi si Kim Poy, dati ko pa naman siyang kilala kasi bata, lagi ko sinasabi sa kanya, bata pa ako noon na narinig ko yung pangalan niya sa parang streaming pa nun sa Twitter. So parang sobrang long time ang gumawa, 2010, less than 20, before 2015. Oh, 22 na ako. Diba, mga ganun, diba? Baby pa ako noon. Tito Kim Poy. So kilala ko na siya. Tapos one time, I think that was last year, mountain climbing ako with my partner. Tapos, nakasalubong ko si Kim Poy. Tapos may kasama siya. Kasama niya si Heaven. Hiking lang. Walang mali siya. Nag-hiking lang. Diba? Doon nag-uumpisa yun. Ay, dun po ba? Oo. At parang ang dami. Bandang lang sa nakita bundok. Ko po. Ayun, tapos ang friendly talaga ni Kim Poy. Tapos si Heaven din. Ano yun. Di pa kami magkakilala. Pero so, napapanood ko na rin sila. Sabi ko, Kim Poy. Ayun, sabi nga niya, friends lang. Minarites na niya ako. Kaya ka nang inroll na siya sa Marites. Alok na rin ako bago pa lang. Wait lang. Pakibigyan ng ano, prize. Diploma na agad. Bigyan ng premium to. Patent o. Graduate. Patent, di ba? Naka-interview na din ako. Okay na tayo kay Kim Poy. Okay. Clear. Single daw eh. Ikaw, sa ganda mong yan. Sabi ko nga, pa-beauty queen. Posibleng wala ka rin. Meron po. I've been out in the open. I've been very open about my relationship naman po kasi I'm in a relationship with a woman. So so you know, it's kind of a big deal especially sa Philippine society na there's still discrimination, medyo tabu pa rin siya na discussion, pero I think it's one of the reasons din na parang naging identity ko din siya in a way kasi LGBTQ very, ito na ano. So she's a she, so ayun po. So, ano naman, I'm very open, like, it's all in social media, mga tips so it's with, of course, with a beauty queen. Yung partner ko po. Oh, she used to be in pageants then, but ngayon medyo, ano na siya, less pink na siya. okay. Pero she's still... Open naman kayo dun eh. Diba? At comfortable ka naman na pinag-uusapan natin to. So how long na kayo? Can we, of course, can you say yes, the name? Course, mm-hmm. Her name's Chezka. Hi, Jessica! Diba? Nag-aaral siya ngayon kasi nagtitraining siya kasi she works in an airline. Wow! To become a pilot? She is already one. So wow! Nag-change siya ng... parang nag-elevate siya ng career. Okay. Paano kanya sinusupport dito sa journey mo sa... sa Itbulaga. Ano po, super grabe lahat ng aspects. Moral, spiritual, financial. Ano po? Kailangan mo naman sa amin. Parang kailangan ko rin ng pag. Piloto eh, no? Kailangan din namin ng support. Independent pa rin naman po ako. Pero ano po, paano niya ako sinusupport? Most of all, ano kasi, siya din talaga yung nag-encourage sa akin sumali sa PDX. Siguro it's one of the reasons bakit ako na-lead there. So, I'm very grateful for her. She's very supportive. Gina-guide niya ako to the very tiniest detail. Kahit sa pagpili ko ng kanta, siya yung kinoconsult ko. Parang in a way, nagiging manager ko. So partners talaga kayo. Parang it's not just a romantic relationship thing. She's also really my partner. Kaya na kayo katagal? We're turning 6 years this year. Wow! Kaya all Kim Poy. Ako di maka-start ng bilang. Eh kasi pa-mounting na hiking-hiking ka. Mabagal ang mag-hiking. Shargo-shargo ka lang. Kim Poy, ano ang pinakamatagal mong relationship? 2 days. Meron po, ano, over 2 years. Wow! Yes. 6 years? Six years? Mahirap kabugin yun. Paano naapektuhan ngayon? Kasi active ka na, showbiz, napapanood. Paano naapektuhan yung relasyon ninyong dalawa?
in a way, I think positively naman po. Kasi, before I joined kasi Bida Next, parang mostly, since I'm a digital content creator, the numbers really say na gusto, mas gusto napapanood ng audience pagkasama ko yung partner ko. So, so parang, of course, parang we gave them what they wanted to see also. Pero sa Bida Next kasi parang I was given a chance to build my own identity. Ikaw, correct. So, because of that, siguro I also made her proud because I showed everyone I can do things that I've never done before. So may mga nagagawa ako na hindi ko inakalang kaya ko pala. So na-unleash din yung potential ko in a way. So it really helped me develop as a better person. And so sa relationship din namin overall, parang nag-grow din po kami. Magkasama kayo together sa isang bahay? Opo. Parang pero, napaka-open. Oh, di ba? Nakakatuwa. Oo, kakatuwa. Pero alam mo, okay yan. Yung attitude mo na you're very correct. Open. Kasi, ibang showbiz eh. Oo. Mm-mm. At least you're starting pero parang sinisimulan mo ng pagiging... Wala ka nang tinatago. Yeah, tama. Totoo. At saka yung confidence. Hindi ka nga ni Kimpoy, marami tinatago. Showbiz. French lang po talaga. Sinagot ulit. Kasi naman yung sagot na yan. Oo, oh, paulit-ulit na namin narinig. Hindi, isiniwalat na po namin ni Emil. Friends lang po talaga. Sa ngayon ba may dinidate ko? May crush ka man lang na celebrity? Si Gabby Garcia and Miss Mara Salvador, which is nasa Itbulaga din. Pumapasok din yun, di ba? Sumusulyap-sulyap lang ako dati. Ay, si Claire ba? May celebrity crush ka pa ba? Kahit na meron na siyang ano, partner. Celebrity crush lang naman eh. Baka mapanood mo yun. Joke lang po. Okay lang. Celebrity crush, ano po eh, siguro... Mahirap. Wag na. Uy, showbiz din eh. Showbiz. Wala na lang ako. Kasi sa isip-isip ko, celebrity na po yung partner ko. And she's my star. Yan! Pang beauty queen na sagot. Kamarites. Kimpoy, tanda mo yan. At napaka-safe. Showbiz. Walang away na magaganap pag-uwi. Nakakatuwa kayong dalawa. So ito, marapit na ang finals. Tinanong na namin ito kanina sa dalawang nauna sa inyo. Sa palagay nga ninyo, among the six na naiiwan, sino sa tingin nyo yung, kasi isa lang daw yata ang kukunin, ang magiging ultimate na bidal. Deserving, gano'n. Ito po, not being ano rin ha, dahil nandito si Claire. Si Claire isa talaga sa, for me, would be a great asset to Itbulaga. Kasi she represents a lot of ano eh, communities. She represents Cebu very well. Talagang kaya niya magbisaya. Yung LGBT community that she's very proud of. And also, very strong woman siya. So, a lot of communities na talagang kayang-kaya niyang i-represent. So, I think Claire is really one of the deserving people. And isa pa, I think I would say, pero lahat kasi may... can offer something. Pero sige, si Karen. Go. For me, Karen. Very talented kid. Sobrang bait. And she's just really enjoying herself. And I can really see her passion sa ginagawa namin. Na parang hindi niya, ano, pass yung pagiging bata lang na cute siya. Talagang, ano, palaban din talaga si Karen. And very talented talaga. Actually, what about Claire? You, Claire? Actually, I would say the same. Pero kanina kasi, actually, tinanong kami ng same question today. Pero, hindi kami, maliban yun sa aming dalawa eh. So, taka ako kanina, bakit ako yung sinabi ni Kimpoy? Ah, kasi sa options kanina, hindi kami kasama. Pero ngayon, sige. Back at ya. Nagsaluhan. Pero hindi po, kasi, actually, parang, si Kimpoy din po kasi, very pure yung charisma niya. Parang wala kang ma-meet na any, parang he's a very genuine person. So yung pag-relate niya sa audience, yung pag-relate niya sa masa, parang from his heart talaga. Genuine na it really talaga, just comes yes. naturally. Na kahit matulog siya at may sabihin siya, parang makaka-relate pa rin po. De, parang ano po, parang it's really just within him na yung unang impression ko sa kanya, yung aura bright talaga. Like, he's very smiley. Friendly. Oh, so, yan ang hinahanap ng mga tao din eh, na gusto nilang napapanood every noon time. So, just start the day right. Ayun, Ooh, so, yan, diba? Ayun, masasabi ko po si Kimpoy. So,
Wow. And copy paste. Si Karen din po, masasabi kong si Karen kasi kapwa ko po din po kasi siyang Cebuana. Tapos si Karen, we went to the same school. Tapos in a way between Karen and me, we have a good relationship din. Parang I treat her like my little sister. Tapos nakikita ko din na ang sipag din niya, and it's also parang innate din in her talents, parang ang galing din niya po, and malayo pa yung mararating niya, and I think nag-aaral pa po siya ngayon, pero I think with the current setup sa education, parang kaya niyang i-balance, and it's really nice to see a kid grow up, 'di ba? Parang pag masubaybayan mo yung growth nila, it's very interesting to watch, and nakaka-inspire din po sa ibang bata. Kaloka, no, sa kanilang apat nandoon lahat si Karen. Ano, sa lahat ng pinagdaanan, naging journey ninyo dito sa EB, ano yung pinaka most memorable sa inyo? Kung manalo kayo o matalo or pumasok kayo mapili. So, ano yung babaunin ninyo? Naisip ko na po yan. Sabi ko, totoo po to. Manalo or matalo ako sa Be The Next. I'm really happy for the journey and the experience kasi it's the friendship that was made. Eh. Yeah. Hindi lang sa amin sa top 6, sa top 17 talaga. I really made a lot of good friends na nami-miss namin sobra. Even outside Eat Bulaga, na-try na po namin pumarty, lumabas, kumain. Di ako sinama. Uy, kumain tayo. Kumakain po kami talaga na hindi nire-require for work. Kumbaga parang, uy, labas naman tayo, party tayo, ganyan. Parang yun yung ano eh, yung parang tine-treasure ko talaga na ito yung mga pagkakaibigan na hindi matatapos or natapos sa after the competition. Yung parang we made friends talaga. Oo, tama yung camaraderie po. Like, masasabi ko nga na ang daming pure friendships na na-form. Like, masasabi kong like between me and Kim po din po. Parang masasabi ko kasi siya yung pinaka-close ko din siguro sa 17 sa amin. So, nakatuwa kasi manalo or matalo, if you look back, parang super thankful ako na experience ko lahat. Correct. Lalo na yung mga learnings along the way kasi pinag-challenge din po kami ng mga different types of music. Eh. So parang in a way yung creativity din namin na hone din talaga. Yes. So at saka this is not going to be the end of it kasi yes, after this ang daming mag-open na door sa inyo, opportunities. Maraming salamat talaga sa lahat ng sumuporta sa amin throughout the Be The Next journey and yung mga nakasama namin sa Be The Next. We miss you guys. And of course, yes, we want to say hi kina Miles and kay Karen na wala sila dito. Kasi yung mga bata pa, they're students and yun. So early pa yung pasok po nila. And on February 4, on February 4, abangan po natin. Diyan na natin malalaman kasi grand finals na namin sa Be The Next. So, siguro the next few months of our life will be defined by it. Well, siguro naman manalo or matalo. Parang by now, alam na namin na yan. This is a very promising opportunity for each of us. So, ayun po. Tsaka yun lang yung simula. This is just the beginning. Yes. At least nakapasok na sa simula. Correct! Okay. So thank you so much po sa inyo for having us. Spread the word, Maritime University. Yes. Guest kayo. Parang excited po akong pakinggan yung ibang episode. Yeah, kasi papanood. Oo, mukhang marami akong mamamaritin. Tama. From our Dean, Junardo, to our PhD, Chikadora, Rose Garcia, and your Papa Unbearable. Ambet Nabus. Okay. Maraming salamat. Thank you so much. Good luck. Maraming salamat po. Thank you so much. And thank you, Kim Paul. Thank you po sa inyo. Thank you for having us here.